Tuloy-tuloy ang paghahain ng mga nais maging kinatawan ng iba-ibang distrito sa Kamaynilaan. Live mula COMELEC sa San Juan, nagpapatrol si Rafael Bosano. Rafi, sino-sino ang mga naghain ng kanilang kandidatura dyan ngayong araw? Zen, mga kilalang pangalan ang naghain ng kanilang Certificates of Candidacy para tumakbong kinatawan ng kanilang mga distrito sa halalan 2025. May mga lalaban sa mga dating kaalyado at meron din namang gusto lang ituloy yung nagawa ng kanyang kaanak na matatapos na ang termino. Bagong politika at pamamahala ang isinusulong ni Senator Coco Pimentel para sa mga taga Marikina sa paghahain niya ng Certificate of Candidacy sa COMELEC kaninang umaga. Pero makakabangga niya ang dating kaalyadong si incumbent Mayor Marcelino Chodoro na una na naghain ng COC nitong Sabado. Kwento niya, una nilang napag-usapang siya ang tatakbo sa 1st District at si Chodoro sa 2nd District ng lungsod. Pero nagulat siya na hindi sumunod ang alkalde sa usapan. Baka natakot siya dun sa District 2. So tayo naman ay hindi tayo dinaga. So tayo itutuloy natin yung plano natin sa District 1. Do not make promises na wala kang intensyon to pa rin. Wala namang nabanggit si Chodoro tungkol sa kanila ni Pimentel nang maghain siya ng COC nitong Sabado. Yung kasawa ko lang ang kinatatakutan kung makalaban eh. Laban ng David and Goliath naman kung ituring ni Las Piñas 1st District Councilor Mark Anthony Santos ang magiging pagtakbo niya para maging kinatawan ng Lone District ng Las Piñas dahil makakabangga umano niya si Senador Cynthia Villar. Prioridad niyang magpasok ng investment, ipatupad ang in-city relocation at suportahan ang reklamasyon. Mas malakihan niya ang maidudulot na benepisyon nito sa lungsod gaya ng dagdag trabaho at kita kumpara sa banta ng pagbabaha. Bukod sa COC, ipinakita rin ni Santos ang isang artikulo sa umano'y pagiging delinkwente sa pagbabayad ng buwis ng limang kumpanya ng mga Villar. Kung nagawa po nila to, wala po silang moral authority to lead our city. Unang-una po, kailangan ng honesty, integrity, and respect para sa mga tao po. Sa pahayag naman ng Brittany Corporation, bayad na lahat ng real property taxes noong Nobyembre 2023 sa halagang halos 152 million pesos. Kasamaan niya rito ang advance payment para sa 2024. Nilinaw din nila na nag-ugat ang issue sa maling statements of accounts o SOAs na inisyu ng City of Las Piñas sa ilang real properties na ilan sa kanilang kumpanya at foundation. Nire-resolve pa ang issue sa buwis na ipinapataw sa kanilang hotel building. Pinasok na rin ni Kenneth Gatchalian ang mundo ng politika. Naghain siya ng kandidatura para sa pagkakongresista sa unang distrito ng Valenzuela. Hindi na siya nagbigay ng panayam sa media. Si Gatchalian ay kapatid ni Senator Win Gatchalian, Valenzuela Mayor Wes Gatchalian at DSWD Secretary Rex Gatchalian. Nais namang ipagpatuloy ng dentistang si Catherine Martinez ang mga nagawa ng kanyang asawang si outgoing Valenzuela 2nd District Representative Eric Martinez. Bukod sa pagpapagawa ng mga basketball court, nais din niyang tutukan ang healthcare system ng lungsod. Valenzuela is the basketball capital of the Philippines. So alam niyo na yung mga pinapagawa na world-class facilities, particularly yung kanyang mga basketball court na nalalaroan ng mahihirap. May pinapa-ongoing na ospital, so I'm there para ituloy kasi alam natin na importante rin naman ang healthcare ng bawat isa. Todo suporta naman si Senator Rafi Tulfo, kanyang asawa at Quezon City Mayor Joy Belmonte kay incumbent 2nd District Representative Ralph Tulfo na hangad ang panibagong termino sa halalan 2025. I leave it to my constituents, I let them decide. Zen, mula nga na magbukas ang period of filing dito sa noong Martes, no, dito sa COMELEC NCR ay nakakatanggap na sila ng 52 na COCs at sa huling dalawang araw ng paghahain ng COCs, sabi nila na kaya naman nila itong ma-accommodate. Basta't ang paalala nila sa mga nais maghain ng kanilang Certificates of Candidacy, kailangan at the strike of 5 p.m. ay nandito na sila sa queuing area o di kaya at least 30 meter radius na mula dito sa gusaling ito at kailangan yung kanilang mga COC ay kompleto at sumunod sa panuntunan ng COMELEC. Zed.
Meron bang mga hindi tinatanggap na COC dyan, Rafael? Siya ang sabi ng COMELEC, no, meron naman sila mga binabalik kapag kulang ng stamp o di kaya hindi sumunod sa size ng papel. No, dahil napakahalaga na sundin talaga nila itong mga standards na ito ng COMELEC. Pero ang maganda dyan, kapag maaga sila nag-file at binalik yung kanilang COC, ay meron pa rin silang oras para i-rectify, no, o ayusin yung mga pinapaayos nitong COMELEC para nga sila ay makapag-pursue, no, ng kanilang pag-file o paghahain ng COC. Zen. Okay, maraming salamat, Rafael Bosano. Tuloy-tuloy po ang ating pagpapatrol sa bayan mula Lunes hanggang Biyernes sa TV Patrol. Alas 6:30 ng gabi hanggang Sabado at Linggo sa TV Patrol Weekend. Sa bago nitong oras, alas 5:30 ng hapon.